Session and this training, we especially we utilize media. So far, hindi siya yung native ko, hindi siya yung isot. Because during the pandemic, we experienced how to make the multimedia and presenting the lessons to our students. And especially in making the video, you know, since yung mga module is not talaga, hindi talaga ano siya, compared to the video, kasi makita dyan sa mga bata, masaktan dyan nila yung explanation. Ang isod lang sa akong part is the movement of the camera. Then, I look forward for more training, especially in the multimedia, and I look forward also to finish this utilized media with more knowledge. And also, they can create, it will enhance their knowledge as well. Well, for me, specifically in the utilized electronic media, listed siya a little bit because we don't have any resources because we are here in the hotel. I think that's it, this type of program. Ako ang gina-look forward kay daghan pa'y umaabot na ingon ani. Especially, we are educators, so we don't remain stagnant. So that's why this program is very essential, especially to teachers. That's it. Based on mo ang na-experience ni sa training, dili mi makaingon nga sayon siya. Pero at least na ay test da nga nagkuan sa mo from core field nga nagasupport yun sa mo or nag-guide sa mo sa tama nga pagbuhat sa mga documents nga gikinahanglan sa mo ang trainer's methodology para po mapasar na mo ang assessment. Tayo po ngayon ay nasa trainer's methodology level 1 training and assessment for our PVL teachers, technical vocational livelihood teachers, and technical vocational education teachers for special program for technical vocational education. So, this is a scholarship program provided by National Educators Academy of the Philippines in partnership with the Bureau of Learning Delivery Central Office. So, ang ating pong ahensya ng gobyerno ay naglaan ng budget para sa activity na ito, no? Downloaded to the different regions. And fortunately, nabigyan po ang ating Region 11 ng budget para sa gawaing ito. So this is actually a capability building for our teachers. We want our teachers to be enhanced with the knowledge, the skills, the desirable attitude and work habits. No? Most especially pagka sila ay babalik na sa kanilang respective station. Ito ay naging posible dahil po sa cooperation at sa desire ng ating regional director, Director Alan G. Farnaso, and our assistant regional director, Ribon Pamil R. Baguio. And of course, sa pagsang-ayon naman ng ating regional director ng TESDA, Director Ashari Banto. Of course, with the staff, the workforce of TESDA in Corpil. So, paano nangyari na naging partner natin or naging trainer natin ang TESDA Corpil? It has been an experience in Region 11 na ang ating mga guro ay natitrain nila in terms sa skills enhancement. TM training din, that's for batch 2, kung saan we have experience na 100% ang passing rate. Talagang we have the trust and confidence na talagang itong 75 na participants ngayon ay papasa din, no? 100% ang passing rate
na ini-expect natin sa mga teachers na ito. Itong 75 na ito, ito yung mga magagaling coming from 11 divisions. Endorse po sila sa kanilang school division superintendent, no? 11 divisions po ito. Lahat sila ay magagaling. So, with the expertise and the patience of our TESDA trainers, we strongly believe na lahat sila ay papasa sa kanilang assessment comes September 16, 17, and 18. Maging TM certified sila ay maging resilient na sila sa kahit ano pa mang hamon, no? Pagbalik nila sa kanilang station sa pagtuturo. So kasama ko sa program na ito or sa activity na ito ang ating Chief ng Curriculum and Learning Management Division, Dr. Mary Jean Aldeguer, and then ang Chief din ng HRDD NAYAP, Chief Nel Malin Barniha, with Miss Ava Marine, Sir Glenn Billiones, and of course yours truly, Mrs. Huevos, from the Curriculum and Learning Management Division. Again, gusto kong magpasalamat sa TESDA, sa DepEd, at sa lahat ng mga schools division superintendents for allowing their teachers to be trained and to be capacitated. So, we are expecting a better teaching and learning delivery when these teachers will go back to their respective stations. So, expected na yung mga competencies, yung mga galing ng mga kabataan na nakikita natin ngayon, mas gagaling, dodoble, or magiging triple. Again, itong lahat po na ginagawa natin ay para sa bayan at para po sa bata.